Hello everyone. Sa loob ng magandang araw. So, we're gonna take advantage of it. Meron tayong chance na mag-ride. So, kahit short ride lang. Basta ma-take advantage lang natin itong mga magandang araw. Kasi, pagkatapos yan, tayo. Nakatambay na naman ang ating motor at hindi na naman natin magagamit. So currently, nandito pa rin tayo sa back roads ng Ledyard. Hindi kalayuan sa bahay ko. So we're heading south. Papuntang Groton. Doon tayo gagala ng konti ulit para puntahan yung mga points of interest sa Groton. Mga iba-ibang pasyalan dun. Tingnan natin kung ilan lugar yung mahihintuan natin sa ride na to. Kasi maraming mga pasyalan dun. So, tingnan natin kung gaano, kung ilan yung pwede natin hintuan na hindi tayo mabibitin sa oras kasi upang may namumuong madilim na ulap na naman sa party na yun. So, baka ang guess ko uulan yan mamaya. So, tingnan natin kung ilan lugar ang mapupuntahan natin sa ride na to. So, itong krasada na to, ito yung tinatawag namin na tinatawag na military highway. So, itong parsada na ito, papunta ito dun sa gate ng submarine base. So, yung likod ng submarine base. Hindi siya yung main gate. So, dati itong gate na ito na pupuntahan natin, dati pwede kang pumasok dyan. Papasok sa base. Pero ngayon, nagigpit sila. So, ginagamit na lang yung gate na yun papalabas. So, hindi ka na pwede pumasok dun sa gate na yan. So, ngayon, exit na lang lahat ang pasok dun sa harapan sa main gate which pupuntahan natin mamaya. So, yung mga military personnel mga nagtatrabaho sa base na nakatira sa side na to, pwede lang silang umexit doon sa gate. Hindi sila pwede na pumasok doon. So ito yung sakop na lang Gales Ferry doon, maliit na town ng Gales Ferry. Makikita nyo yan, tubig na yan. Kadugtong yan ng Thames River. Yeah, so yung Thames River, nandoon yung mga, doon nakadock yung mga submarino ng Navy. So, pag pumunta ka sa part ng dock na yon sa base, kapag nasa, kung halimbawa nasa boat ka, makikita mo may mga bantay doon na may machine gun yung mga boat nila doon nakapantay kung sakaling may terorista na gustong alam nyo na. So laging may bantay doon. So ito na yung yan na yung gate. So dati pwede kang pumasok dito, ngayon hindi na. So one way na lang, palabas na lang ito ng base. So yan, makikita nyo malabas na sakyan. So, yun na yan. Base na yan. Hindi na tayo pwede pumasok yan. So, ngayon, punta naman tayo sa ibang parte. Punta naman tayo sa dadala natin yung main gate ng base para makita nyo.
naman sa kaliwa, makikita nyo, yun naman ang tinatawag na monopoly houses. Joke lang. Pero yun yung mga bahay. Parang sa monopoly. So ito, palabas na tayo ng Gales Ferry, Town of Gales Ferry. Papasok na tayo ng Grotol. Ito na yung pinaka-boundary ng Gales Ferry, tapos Grotol. Dito, madadaan. Ito, parte pa rin ng base yung nasa right side na yan. Hindi lang nakikita dahil sa mga puno. Pero, ano na yan, sakop na yan ang base. So, makikita nyo dito, dadaanan natin. Meron pang isang gate dito na dati bukas. Yan sa kanan. Ngayon, sarado na din. Na ginagamit. Ayan, Grotol sign na. So, malapit na tayo dun sa sa kanto ng ano. Ayan, gate. Dating gate. Sinarado. Ito, mga barracks. Yung mga building sa kanan na yan. Mga brick building. Yung, alam ko, mga barracks yan. Na nag-stay yung mga ano. Yan. Ito, definitely yan ang barracks ng mga walang malapit tayo sa ito, mga barracks pa din. Itong karsada na ito, Route 12. So ayan, may sign na this is Nautilus and Sub Museum. Kanan yung mga sign sa base. Maliit lang tong base na to. Hindi sa malaking base, pero marami siyang daungan ng submarine dito. Kaya ito yung tinatawag na submarine capital of the world. So liligo tayo dito sa kanan. Makikita nyo yung sign ng submarine base New London. Doon naman sa kaliwa, kung nakikita nyo yung mga apartment na yan na maliliit, diyan kami unang tumira nung bago dating kami dito sa Connecticut o sa States. Yeah, so yun dating bahay namin. Katapat lang mismo ng sa base dahil diyan kami nagkatrabaho nun sa base. So nilalakad lang namin o binibisikleta nung wala pa lisensya. So ito na yung main gate. So diyan na lang ang entrance ngayon. Diyan na lang sila pwede pumasok. Yan naman sa harapan, yan, harap na yan. Yan ang entrance ng Submarine Museum. Tapos itong hihintuan natin dito, maliit na ano lang siya. Parang viewing area lang. Para may matanaw lang yung likod ng museum tsaka yung Nautilus Submarine. So ito yung maliit lang siya na park. Hindi naman siya park. Rest area. Ito tayo sa dito sandali. Para makita ninyo yung Nautilus, yung unang nuclear sub ng Amerika. So, baba tayo sandali. So yan yung USS Nautilus. Yan nasa tubig. Nakikita nyo yan. Tapos yung kulay blue na building na yan, yan yung museum. So pumasok ka dyan, meron silang mga simulator na parang nasa loob ng submarine. Pwede ka rin pumasok doon sa mismong submarine na yun. Kaya meron siyang bridge. Pwede kang pumasok doon, mag-tour. Pero lumang style ng submarine ayan, yung mga bagong submarine ngayon malalaki. Siguro mga triple o baka apat na beses ang laki diyan sa Nautilus. Maliit lang yung Nautilus na yan. So
So ayan yan, yan ang USS Nautilus Museum. Okay. Let's head to the next point of interest. So to the right, ito south, ano pa rin yan, Thames River pa rin yan. So isang ilog pa rin yan, panina na pinunta, dinala natin. So yan din yung ilog, kadugtong yung ilog na yan. Ito, military highway pa rin itong pasada na to. So dito, makikita nyo yung Gold Star Bridge. Yan yung nagdudugtong sa Groton. Sa kabilang side, New London. So sa side na yon, sa New London, katawid nitong ilog na to. Kung makikita natin, nandyan din yung Coast Guard Academy. Itong sa kaliwa, mga assisted living sa mga elderly, sa mga senior. Tapos may ano dyan, care home, nursing home. So yun yung Gold Star Bridge. Sa kapila nyan, bilang iba yun ng ilog na yan, nandyan yung Coast Guard Academy. Tingnan natin kung makikita natin. Madalas yan may mga nagsisailing, mga nagkakarera ng ano, sailboat. Napansin nyo yung dinaanan natin na sign kanina, na maliit na sign, bago tayo tumawid ng tulay, nasa kanan, nakalagay City of Groton. So ito, City of Groton na ito, hindi na ito sakop ng Town of Groton. So yung base, yung hinuntuan natin kanina doon sa may museum, Town of Groton yun. Ito, City of Groton na. So ito na yung ilalim ng Gold Star Bridge, dinadaanan natin ito. Kaiba yung City of Groton tsaka sa Town of Groton. Nakakalito. So iba yung police nila, iba yung post office nila. So ito na yung Thames area, tinatawag Thames Street. So yan, ano na, tubig dyan sa kanan, part pa rin ang ano yan, ang Thames River. Pag bumalik ka, paano, sa, pabalik sa tulay, na dinana natin, papalabas na lang ano yun, ang tubig, dagat na yun. So minsan, pag sinaswerte ka, makikita mo yung mga lumalabas, saka papasok na submarine dyan sa Thames River na yan. Dyan dumadaan. Kasi dito rin yung pagawaan ng submarine. Yung General Dynamics Electric Boat Division. Dyan ginagawa yung mga bagong mga submarine. Hindi lang bagong, kasi yung mga dating submarine. Dito yung dyan ginagawa yun. Marami tayong mga kaibigan tatrabaho dyan sa General Dynamics, mga Pilipino, maraming Pilipino dyan. Shoutout nga pala sa mga nagtatrabaho dyan sa EB, sa mga kaibigan natin dyan, and sa lahat ng nagtatrabaho sa General Dynamics sa Electric Boat Division. Shoutout to all of you. So ito muna tayo dito sandali, pahinga muna, or tingnan natin yung view. Kita nyo, medyo madilim dun sa harapan natin, makapal ng ulap sa buong ulan mamaya. Tingnan natin kung gaano pang karami maiikutan natin ito. Unfortunately, walang dumadaan na submarine. Susunod, baka maswertehan natin na may submarine na nasa tubig. Susunod na ride ulit natin dito sa parte na to. Baka makachempo tayo.
So for now, enjoyin natin ang view nito. So maliit na park lang siya, makikita niyo, maliit lang. Park din yan, maliit lang siya. Pwede mag-picnic, ganun. Dito rin yata yung sakaya ng water taxi. Na tatawid sa New London, yeah. Tama, ito yata yun. Thames View Park, yep, okay. So minsan, sasakyan natin yung water taxi na yan. Ibablog din natin yan sa sunod. So, kung nakikita nyo yung building na kulay green na yan sa harapan natin, ano na yan, yan na yung General Dynamics, isa sa mga submarine hangar dyan sa pan. Kasi yung submarine, pag ginawa nila yan, hindi naman isang buong piraso na cylindrical na malaking bakal. Ano siya, by module mga parts ng submarine. Pag nabuo na yung mga module, yung mga sections, tsaka palang papagtugtong-tugtong para maging isang buong submarine. So yan, mga makikita nyo na yan, ang kulay green, mga ano yan, hangar ng submarine. So sa area na to, may mga sign ko napansin, may mga sign sa dyan sa mga sa fence. Dito hindi pwedeng kumuha ng mga litrato. Bawal huminto dito. Tapos kumuha ng mga pictures. Siyempre, mga top secret ano yan. So ito, yan. Lahat ng mga building na yan, part ng electric boat yan. General Dynamics. Alam nyo lang medyo parang maliit tingnan, pero malaki din yan. Yan naman na sa harapan natin. Yan naman ang R&D ng Pfizer's Pharmaceutical. Yan ang Research and Development nila, campus. Pfizer's. Nagdabas ng Viagra, tsaka nagdabas ng vaccine, unang COVID-19 vaccine. Yan ginagawa lahat ng mga research and development sa lugar na yan, sa campus na yan. So again, left and right, sakop ng Pfizer's naman yan. Yung dalawang malaking company dito sa Connecticut, Croton na sa Connecticut, between EB tsaka yung Pfizer's. Hindi lang yan ang ano nila, campus nila, maraming pa silang campus yung sa New London, sa katawid ng ilog. Nandun din dati yung ano, yung pinaka main headquarters ng Pfizer's. Ngayon, hindi na yata yun. Dati nandun doon. Kasi marami na rin sinarado na campuses dito ng Pfizer's na nag-lay off. Pero dati, nandito talaga yung original na, headquarters. Worldwide headquarters ng Pfizer's. Hindi ko alam kung saan na lumipat. So itong, ito naman ang building na yan, tsaka itong left and right. Ano naman yan, golf course. Ano naman ang Croton na golf course. So marami nagko-golf ngayon natin, marami kotse. Maganda kasi yung panahon. Lang din, medyo relaxing. Tamang chill lang tayo. Hindi man tayo nabamadali o ano. I-relax lang tayo ngayon.
sightseeing. Kumbaga. So, nandito naman tayo sa papuntang Groton, New London Airport. Maliit na airport lang siya. Ano lang, regional airport. So, wala siyang walang pampasahero na aeroplano. Alam ko, mga nandun lang flight school at saka private aircraft, mga ganun, charters, mga inubahan, private jets, pero wala sila talaga na pampasahero na aeroplano na pupunta ako sa pasay, no? Pero yung flight school, magta-try ako niyan next week. Meron tayong schedule sa flight school, introductory lang. Flight 101. Regalo pa sa akin yun ni Mrs. Last Christmas. Gift certificate sa flight school. Pag nagustuhan, di tuloy. Kahit pa unti-unti kasi medyo may kamahalan. Siyempre, rentahan mo yung aeroplano, papayaran mo yung instructor. Siyempre, kaya kailangan pag-ipunan pag tapos mo. So, itong nasa kanan, ito yung Air National Guard, Army Air National Guard. Maliit lang siya na base. At may helicopter doon. Tapos, may yung ano, kadugtong matabi. Yan na yung Groton New London Airport. Kasi yung runway nila dyan sa airport, maliit lang. Kaya wala ka makikita ang malalaking aeroplano na nag-land. Malaki na siguro yung mga Learjet na ano, na aeroplano dyan. Wala ka makikita na mga Boeing class na aeroplano o Airbus. So, next week, babalik tayo dyan sa airport para mag-aral ng private flying, private pilot's license. Hindi tayo pwede ng commercial. Lalo ngayon na tayo pwede sa fighter jets dahil matanda na. By the way, itong airport ay sakop ng town of Groton at hindi sakop ng city of Groton. So, nasa town of Groton na naman tayo ngayon. Coming up to the left, yung sa may lights na yan, sa kaliwa, dyan ng nursing home na pinapagtrabahuhan ni Mrs. So, yan siya ngayon. Kung makikita nyo yung ulap, yan, pakapal ng pakapal, padilim ng padilim. So, pinredict nila kanina yan na magkakaroon ng possible thunderstorm. So, mukhang matutuloy, mukhang ulan. So, umuwi na lang muna. Tuloy na lang natin sa susunod ulit. Again, shout out to everyone sa mga pamilya at kaibigan natin dyan sa Groton. Shout out sa inyo lahat. And we'll see you next time. Abangan na lang ang susunod na kabanata dito sa ating paglalakbay. Lalim. But anyways, salamat sa panonood and don't forget to share, like, and subscribe. Thank you for watching.